Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to you. Kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Jen at isang full-time mom at nakatira dito sa Italy na magsi 6 years na rin. For today's video, ang tatalakayin natin paano ko nga ba na i-convert ang aking Philippine driver's license into patente Italiana. Despite the fact na nandito ako sa Italy, nakatira na ng more than 5 years, tama? So, kasi kung bibisitahin nyo yung website ng mit.gov.it, so, ang nakasulat kasi dyan, ang isang foreign driver's license holder ay pwedeng mag-convert ng kanyang driver's license dito sa Italy as long as kung ang bansa niya ay kabilang sa European Union or yung bansa niya ay kabilang sa mga nagkaroon ng acordo or agreement sa Italian government. So, which is Philippines are included. So, kung gusto nyong malaman yung mga iba't ibang bansa pa na pwedeng magpa-convert ng driver's license, pwede nyong bisitahin yung website na yan. And then, ang isa pang kailangan nating isaisip na bago magpa-convert ng driver's license, ay kailangan na ang isang holder nito ay hindi lalagpas ng 4 na taon na nakatira dito sa Italia. So, paano ko na-convert ang aking driver's license gayong nakatira na ako dito ng more of 5 years? Isa pa, dumating ako dito sa Italy nang wala talaga akong driver's license dahil hindi naman natin or mga Filipinos hindi priority ang pagdadrive. Ready na ba kayo na malaman ang sikreto at kung ano ang mga process ko na ginawa para magkaroon na Patente Italiana. Kung ready na kayo, sit back, relax, and enjoy watching. Oh, wait. Don't forget pala to subscribe, like, and share this video. Lalo na dun sa mga taong gustong malaman ang ganitong uri ng information para naman matulungan nyo din akong mag-grow yung aking YouTube channel at makatulong din tayo sa ibang tao na nangangailangan ng ganitong information. Kasi I know na itong information na to ay hindi basta-basta na i-share, na ipapakalat, lalong-lalo na sa mga foreigners na bagong dating dito sa Italy na walang kaalam-alam like me na naging problemado dahil dito. So, para makatulong tayo sa ating mga kapwa foreigners, please share this video. Bago tayo magsimula kung paano at ano ang mga ginawa kong process at mga documents na ni-ready ko para magkaroon ng patente Italiana, gusto ko munang magsabihin sa inyo or share sa inyo yung history kung paano ko nakuha itong information na to. So, way back 2015, nung dumating ako dito sa Italy, wala talaga akong driver's license na dala. Then, after that, dahil gusto ko nang makakuha ng work, ganyan, 2017, way back 2017, nung nagsusearch ako ng work dito, since malayo ako sa center kami, nakatira kami sa province part, and then residential area lang dito sa tinitira namin. So, ang unang-unang requirements na sinasabi sa akin is kailangan marunong mag-drive. So, dun ko, or dun namin ng asawa ko na pagtanto na ang pagdadrive dito ay talagang napaka-importante kung gusto ko talagang makahanap ng work. And then, nagkaroon naman ng blessing sa amin, nagkaroon ako, nabuntis ako, so parang paghahanap ng work ay hindi na ganon ka-priority. Pero, nung time na nag-iisip na kami ng for the future ng baby namin, kasi nga malayo kami sa center, kapag mag-aaral na siya, paano namin siya ihahatid, susundo, di ba?
susunduin, eh, hindi naman pwedeng lagi yung husband ko yung gagawa dahil nga may work siya. Even though na 6 hours lang yung work niya, pero diba, kailangan may gawin pa rin ako sa part ko. Nakuha namin itong idea na to dahil si Marito, may kakilala siya na Italiano din na may asawa namang Thailandese or galing Thailand. So, ang sabi, nakakapag-drive na siya dito sa Italy gamit yung Thailand patente niya. So, sabi namin, sabi ko, bakit yung Thailand pwede? Bakit ang Pilipinas hindi? Kasi meron naman tayong diplomatic relations with Italian government, tama? So, nung nag-search na kami dito sa nag-search kami ng tungkol dito, yun nga, napunta kami sa website ng mit.gov.eit. So, doon, napunta kami doon. So, yun nga yung requirements na kailangan. So, parang nawalan kami ng pag-asa kasi nga, magti 3 years na akong nakatira dito sa Italy. So, paano ko siya gagawin? Gayong wala naman talaga akong driver's license. So, another solution sana, pwede naman mag-driving school. But, yung problema nga, kahit na isa ulo ko yung mga traffic signals, ganyan, pero yung theory kasi, yung exam mismo, nakakalito, lalo na kung hindi ka pa ganun ka-familiar sa language ng Italian, lalo na kung malalim yung mga language or words na ginagamit doon. So, napaka parang 80% na hindi ko mapasa yung theory na yan. So, yung si Marito, medyo nawala na ng pag-asa. So, ako naman, nag-search pa rin ako na nag-search sa internet, mga blogs and forums. So, wala masyadong blogs tungkol dyan. May mga nakikita akong mga Filipino na nakapag-convert. Yun nga lang kasi nga, talagang drivers na sila dati sa Pilipinas. May driving license na sila. So, nung nakapunta naman ako sa forum ng motorizazione, nakita ko doon na merong isa ring foreigners na parang from Russia, nagtatanong na, sabi niya, pwede pa ba akong kumuha ng driver's license sa bansa ko at ipa-convert dito, sabi ng ganon. So, parang doon, nung nabasa ko yung forum na yon, nagkaroon ako ng idea na, oo nga, no, bakit pwede kaya yon na i-cancel ko yung residence ko dito at bumalik ng Pilipinas, tapos kumuha ng driver's license doon, tapos bumalik ulit dito para ma-i-convert yon. So, ayun, ang ginawa ko, in-email ko mismo yung email address ng motorizasyon ay kung saan kami nakatira. August 2018, in-email ko yun. Tapos, akala ko hindi na sila magre-reply kasi nga 1 month after pa sila nag-reply. Yun lang, kahit 1 month, nagkaroon kami ng good news. Kasi ang sabi naman nung staff ng motorizasyone, ang sabi, pwede naman daw akong kumuha ng driver's license abroad, basta ika-cancel ko yung aking Italian's residency at tumira doon sa abroad ng 185 days para kumuha ng driver's license. So, di ba? Good news! Good news! So, yun nga lang, ang isang doubt namin doon ay, kasi kapag ko-convert ka, kailangan mo muna ipa-translate yun sa embassy ng Pilipinas, yung driver's license natin, ita-translate sa Italian. So, ang doubt namin, ano ba yung makikita ng ng Philippine Embassy? Yung first residency ko or yung second residency ko, di ba? Kasi makikita naman na dumating ako dito ng 2015. So, kaya ang ginawa namin, pumunta mismo kami sa motorizazione at tinanong mismo namin yung nagtatrabaho doon. Ang sabi naman na nagtatrabaho doon, oo, pwede pa naman magpa-convert. Sabi niyang ganon. Wala namang problema yon.
At saka, ang isang good news na sinabi niya, hindi namin or hindi ko kailangan tumira ng 185 days abroad para kumuha ng driver's license. Ang sabi niya, ang kailangan lang na time na pagkuha ng driver's license. So, hindi ko kailangan magstay doon ng 6 months, maaring less, basta makuha ko yung driver's license, 'di ba? So, yun yung pinaka good news. So, ayun na, magandang balita, 'di ba? So, sumunod na step na ginawa namin ay nagpa-book kami ng flight and then nag-search kami paano mag-cancel ng Italian residency. Yun nga lang, ang doubt ko naman, tinanong ko kay Marito, sabi ko, kung ika-cancel ko yung aking residency dito, kailangan ko pa bang isurrender yung carta di soggiorno ko? Sabi kong ganun. So, yun yung isa pang problema na nag-exist na pag ginawa namin tong process na to. So, si Marito, tinawagan naman yung nagtatrabaho sa Questura at tinanong kung maaari ko bang hindi isurrender yung aking carta di soggiorno kapag kinansel ko yung residency ko kasi babalik naman agad ako dito sa Italy. Ang sabi naman doon, good news, sinabi niya na hindi ko kailangan isurrender yung carta di soggiorno ko as long as na hindi lalagpas ng 6 months ang pagstay namin abroad. So, yon. Bago kami nag-book ng flight, inalam muna namin kung ilang months ba kailangan magstay sa abroad. So, nung nalaman namin yon, tsaka kami nakapagpabook ng mga 5 months yung aming binook na ng flight namin. So, from January to February, January to June yung balik sana namin noon. So, yon, kung paano i-cancel yung residency at kung ano yung mga requirements na kailangan, meron akong separate videos na ginawa ko pa dati nung ginagawa ko yung cancellation. Pwede nyo yun i-watch na lang or panoorin na lang yon para makakuha kayo ng idea kung paano. Pero madali lang naman din yon kasi mag-fill up lang kayo ng form. So, yon. And then, ano pa ba? Yun nga lang, hindi ko lang alam kung yung carta di soggiorno nyo ay ilimitata na, hindi ko alam kung applicable pa yung ganitong uri ng process. So, kindly and please ask the motorizasyon directly kasi sila talaga yung nakakaalam. So, ako, nagsishare lang sa inyo ng information, ng experiences ko, paano ko siya ginawa. So, yon. So, nasa na tayo? Yun na nga, okay na yung pag-cancel ko ng aking residency. So, before yung flight namin, kasi nga si Marito, ang problema, ayaw niya talaga magstay ng matagal sa Manila. So, ako naman, para masolusyonan yung problem na yan, kinontak ko naman through Facebook Messenger yung LTO ng Oriental Mindoro. Kasi yung Oriental Mindoro, medyo familiar lang na ako dun sa lugar na yan dahil tumira naman din ako niyan, lalo na yung mga tita ko, relatives ko, may relatives ako dyan. So, familiar sa akin. So, tinanong ko yung LTO Oriental Mindoro. Sabi ko, pwede ba akong kumuha ng student permit dyan? Kahit na ang residence ko, original residence ko ay Caloocan. Sabi naman nung LTO ng Calapan, sabi okay naman daw na kumuha ng student permit doon, wala namang problema basta yung mga requirements ay ready. So yun, nung nag-flight na kami papuntang Pilipinas, it was January 27 ata yun, 2020. Dumiretso agad kami sa Oriental Mindoro. So, doon, kumuha ka ng student permit doon. Ito yung mga requirements na hinanda ko. So, yan yung mga ibibigay nyo. Madali lang naman din siyang makuha. At madali lang din nilang i-release yung student permit kasi same day lang din at saka wala masyadong tao sa province pag ganon. Unlike sa Manila,
ang daming tao, hindi mahulugan ng karayom, di ba? So, yun. Kaya siguro mas maganda na rin yung idea na sa province kumuha ng student permit or ng driver's license. Ang kailangan yung tandaan, pag kukuha kayo ng non-professional, ang isa sa mga requirements nila ay yung student permit na matured na ng 31 days. So, yun yung tatandaan ninyo na kailangan nyo muna ng 31 days na lumipas bago kayo mag-apply ng non-professional driver's license. So, ibig sabihin, that's the time na pwede ka nang mag-aral, mag-drive. Pwede mag-aral ng sarili mo, self-study, pero yung sa akin kasi, nag-study ako sa driving school. So, nag-enroll ako sa Smart Driving School sa Caloocan. Sa Caloocan ako nag-enroll kasi ang problema dun sa Oriental Mindoro, wala kaming nahanap na driving school. So, no choice, but kailangan namin bumalik ng Caloocan para doon ako mag-aral. So, ang in-enroll ko ata nun is 20 hours, hindi ko na matandaan. For mga 10K din siguro yung binayaran namin. Then, siguro mga 7 days ako noon or 5 days na nag-aaral noon paano mag-drive. And then, kapag kukuha ka naman ng non-professional driver's license, ito yung mga requirements. Yan. So, yun yung tatandaan nyo, yung student permit, kailangan matured siya ng 31 days. So, yun. Ngayon, ang total na pagkuha ko ng driver's license ay mga siguro 31 plus 7 days, siguro mga 38 days o sabihin na natin 40 days in total. So, nung bumalik kami dito sa Italy, nagkaroon kami ng quarantine, 14 days quarantine. After the quarantine at nagkaroon ng pagkatapos, yung lockdown naman ay medyo lumuwag-luwag. Kaya ang unang-unang ginawa namin noon ay nag-apply na ako ng new residency ko dito sa Italia. After that, kaya kailangan ko din makakuha ng residency dito dahil nga kung hindi ako residence dito sa Italy, mahihirapan akong magkaroon ng family doctor at hindi ako covered ng health benefits ng asawa ko. After that, nang makakuha na ako ng residente dito sa Italia, ang ginawa naman namin ay nagpa-book na kami ng appointment naman sa Philippine Embassy. That time naman, dahil nga may COVID, may lockdown, kailangan ang appointment through email, ganyan. So, bago kami pumunta sa Philippine Embassy, ito yung mga requirements na hinanda ko. Hinanda namin. So, ang pinaka-importante sa requirements dyan ay yung receipt ng ating driver's license. Kasi tinitingnan nila yan kung totoo ba yan, galing bang Pilipinas yan, peke ba yan, ganyan. So, talagang chine-check nila yan. So, and then, ang additional na dapat nyong dalhin at huwag nyong kakalimutan kapag nagpa-translate kayo ng driver's license natin, kailangan nyong dalhin yung certificate ng kinansel nyo yung residency nyo at yung bagong certificate ng residente nyo. Bakit? Kasi para pagkatunayan na yung motorizasyone mismo ang nagbigay sa inyo ng signal na pwede nyong gawin yung process na yan. In my case, siguro first time nilang na narinig yung process na yan, kaya muntikan na nilang hindi i-translate yung aking driver's license. Buti na lang, meron akong email galing sa motorizasyone at pinakita ko yun sa kanila na ito yung proof ko na
binigyan ako ng go signal ng motorizasyon. Kasi kung hindi, wala. Magiging sayang lang yung ginawa namin dahil lang sa pag-translate ng driver's license. So, yan rin yung tatandaan ninyo na meron kayong proof na katunayan na yung motorizasyon ay nagbigay ng go signal na gawin nyo yung process na yan. So okay na yung translation ko. Ang sumunod naman naming ginawa ay nagpa-legalize naman yung aking asawa. Siya na lang yung pumunta sa prefektura para i-legalize yung aking translation sa ng driver's license. So, nagbayad siya ng 16 euro sa ng marka Bolo na pwede namang makuha sa tabakirya. So, yon. After that, nagpa-appointment naman kami ng for my medical certificate, yung bisita ng sa doktor para makita naman, i-check nila yung vision mo kung okay na. So, after that, nung nabuo na namin lahat ng document, doon ako nag-fill up ng form na, ayang form na yan, TT200112. Basta yung form na yan, na TT. So, yun. Ang wag i-leave nyo lang na blank is yung declaration. Kasi yung sa akin, in my case kasi, hindi ko muna fill upan yung declaration na yan kasi nga nalilito kami kung ano yung ilalagay ko. To make it sure na walang problema, nung nandun na kami na nagpapasa na ako ng request ko para i-convert yung driver's license, doon pa lang ako nag-fill up ng declaration ko na ang inilagay ko doon, kinansel ko yung aking residency dito sa Italia ng ganitong day para kumuha ng driver's license sa Pilipinas at bumalik dito sa Italy ng ganitong date. So, yun yung pinaka-declaration ko. So, after that, nagkaroon din kami, bumili din ng marka Bolo yung asawa ko ng, magkano ba yun? 10 euro, and then yung isa, 32 euro. So, dalawang marka Bolo. So, yun na. Nung na-complete na yun, yung process namin, nag-antay kami. Siguro nag-request kami noon by December o November. So yon. Ang pagkakaalam kasi namin by 30 days meron ng result. So inantay namin ng 30 days. Nung pumunta kami sa motorizasyon, ang sabi nila wala pang result. So kasi nga nagkaroon ng holiday ng Christmas, 'di ba, ng New Year. So parang natabunan or hindi nagawa dahil nga holidays, and then mayroon pang mga lockdowns yung offices. So kaya yon. Ilang buwan din naming inantay itong driver's license na to. Nakaka-depress lang yung waiting game kasi ang akala ko hindi na talaga mako-convert kasi wala namang email sa akin yung motorizasyon, and then hindi ko alam kasi may mga nababalibalitaan pa ako na may problema daw ang pag-convert ng driver's license kasi nga new version, hindi daw sila nagko-convert ng new version ng driver's license ng Pilipinas, new version yung aking driver's license kasi kakukuha ko lang ng 2020, tama? So, ayun. Kaya, ng mga nakaraang buwan, depressed talaga kasi doon din nakasalalay yung mga susunod naming step. Diba? So, driving talaga dito sa Italy ay nakakaloka. So, siguro alam niyo yan. Siguro, ilan sa inyo talagang nade-depress din sa problema na yan. So, yun. Hanggang dito na lang yung aking pag-share ng information sa inyo, ng aking experiences. I hope na nabigyan ko kayo ng hope, nabigyan ko kayo ng pag-asa, ng magandang information sa inyo. At ano pa ba? After this na pagsasalita ko dito, magkakaroon ako ng, lalagyan ko ng recap para
makita nyo yung mga complete na requirements na dapat nyong ihanda at kung ano yung mga dapat nyong gawin kapag kinukuha nyo yung drive requirements na yan for the whole process. Para naman meron tayong summary. Hanggang sa muli at huwag nyong kalimutang i-like, i-share itong video na to, lalong-lalo na sa mga taong may kailangan nito. Ciao!